Samalamig, samalamig. Samalamig, ayun, nag-iigat kami. Gahanap kami ng ramen. Ramen. Ito, dito kami. Kami kakain. So, legit siya lalapod. Oh, yeah. Ano kaya magandang ano dito? Orderin. Okay. So, nandito na kami. Anong pangalan ni establishment? Ah, yes po. Dalawang order po. Tapos, isang gyoza, isa rin po. Sarado. Ano pong drinks nila, sir? Mirinda 7 Apple, si Max, Pepsi po. Ano yung Mirinda? Pepsi Max, tsaka... 7-up na. 7-up na. Dalawang ano yung tamang, isang gyoza, isang karagi. Yes. Thank you. So guys, ang in-order namin, ito. Tapos, ito. Tapos yan. Yan lang, no? Yan lang in-order namin. Tapos, of course, 7-Up. Nakangiti yan! Hinihintay lang namin yung ano, yung food namin. Of course, o ganitong fine dining, ano, ginagawa ko yan. Naririnig nyo naman, pinapalo-palo pa. So, ramen time kami ni J-Bop. And then, pagkatapos dito, ang favorite part namin. Chops! Guys, hindi ako marunong mag-chopstick. So, sa mga marunong, huwag kayo tatawa. Tama ba ganito? Kita nyo, yung kasama ko, tinatawanan na ako. Kanta na lang, kukunti rin. Ay, sarap. Mushroom kaya ito. Anong pangalan ko? Sorry, nakalimutan ko yung pangalan ko. Saan na tayo? Saan na kami? Alam ko SM to eh, pero hindi ko alam kung ano yung SM. Narap? Ba't ang layo ko sa SM oras? Ang tanga ako. Alam mo yung
magcha-chopstick sila. Tapos ikaw hindi ka marunong mag-chopstick. Yung hawak mo pa lang parang wala nang ka-form-form. Diba? Ay, pero paano ba ito? Nalimutan ko yung pangalan ko. Sarap. Eric Chotoro. Shoutout kay paring Eric. Pag tumaba kami, kasi taba mo, kasadaanan mo to. Malaki ang influence na magagawa niya sa ibang tao. Kaya si Eric Chodoro, panoorin niyo siya, ilalagay ko yung link ng YouTube channel niya. Kasadaanan mo to, Eric, kung tumaba kami. Shoutout sa kaibigan namin Eric Chodoro. Pag tumaba kami, kasalanan mo to. Bitin. Bitin ko. Yan ang pinagkaiba. Ito guys ang pinagkaiba ng kakain ka sa ganito sa mga local Filipino Mommy House. So doon kayo Mommy House, pwede kang humingi ng extra sabaw. Ano na? Oh, sige na. Pwede kayo humingi lang naman. Tinulo. Hindi ko may enjoy ito. Alam ko enjoy ako kasi hindi ako makakain na may chopstick. Hindi kasi ako marunong. Pwede makain ng fork. Isa. Thank you. Ayun, thank you po. Ayun, sana. Yan ang hirap ako sa chopstick. Kaya pag pumunta ako sa mga ibang Asian countries, alatang hindi ako pag-aroon. Ah, sa akin lang, kung hindi ka sanay sa chopstick, huwag mong pilihin. Huwag mong enjoy yung kinakain mo. Enjoy mo yung kinakain mo. Bago ko pa naman kumain damo. Hindi pa niya nakikita si ano, Debak. Ulo na ako. Hindi mo lahat ng tiro. Para akong naputokan yun. Para akong naputokan. Gusto ko pa isa? Dali ko naman kasi. Libre mo. Sige. Ay! Ganyan kami pagdating sa food trip. Pwede isa lang ito pa rin. Okay. Guys, hindi pwedeng isang order lang nun. So sobrang, para sa akin masarap siya talaga. Ubus eh, oh. Wala na kang sabong. Wala na kang laman eh. Hindi, pero guys, masarap. Masarap. Meron pa nga mga side. Meron pa nga mga side dyan dito. Ano to, gyoza? Ito yung sobrang sakit. Hindi mo na makapansin. Paano kung wala yung kinain namin kagano eh? Ito namin magtagal ng 30 minutes dito. Parang 15 minutes pa lang. Pero, udag ka na. Bitin. Alam ko, ma'am. First time namin nakakain dito. Ang sarap. Alam mo yun, ano? Busog ka na. Pero, maghahanap ka pa. Baka effect lang to nung ngayon na kami nakakain nito. Pero since ngayon na kami nakakain nito at nasarap pa kami, isa pa kami. Hindi isa pa kami. Alam niyo guys,
yun yung ano, isa yun sa mga bagay na parang natutunan ko or na-influensya ako sa ibang mga kaibigan ko. Pag isarap, ulitin mo! Hindi mo order pa kami isa. Hindi. Dalawang marami nila. Sarap eh. Ito epekto naman. Hindi nakakalabas ang baka. Pati ito guys, wala pa kami. Sarado pa. Sarado pa yan. Yung mong inumin yan. Busog ka tayo ng pagkarapin. Sarado pa yan. Tinsa na. Guys, pangalawang bowl na namin daw. A few moments later. Bukang sinabi ni kuya, kuya ko, panahon niya ito, baka magpangatlong bowl pa to, dadamihan ko na, bibigatan ko na yung sabaw. Hindi nagkakamali ni kuya, kundi niya binigatan siguro yung sabaw nito. Isa pang influence, ano, siguro naka-influence sa akin bakit gusto ko mag-explore ng pagkain, si Ninong Ray. Though, yung vlog ni Ninong Ray is more on paano magluto, yung techniques kung paano magluto. Sarap kasi kumain ni Ninong Ray, nakakainis yung pag magka-taste-taste na siya ng kain niya, tapos sasabihin niya lang, okay lang. Pero, deep inside, pag pinapanood mo, ay, sarap. Alam niyo guys, pag may influence kayo sa pagluluto or cooking. Ano, may intindihan mo yung prep niya ng pagluluto at the same time. Basta ang sa akin kasi pag nanonood ako ng mga vlogs ni Ninong Ray, na-entertained ako in so many ways. Una, entertaining yung antics niya. Oo, sabihin na natin nagmumura siya. Kaya lang tao siya eh. Alam mo yung natural na tao, natural siya magmura. Malutong. Naawa ko kay Ian, pero binib din ako kay Ian. Shout out to you, Ian. Nakakatuwa eh. Hindi pag pinanood mo talaga, nakakaano lang, nakaka-concern lang kasi may mga batang nanonood, di ba? Hindi mo maipakita eh na eto na gayahin mo to si Ninong Ray kung paano magluto. Hindi mo mag-ganon kasi bata pa eh. Pero, ang galing yung technique ng pagluluto, paano mo lulutuin yung isang ingredient para lumabas yung optimum flavor niya. A few moments later. Meron na akong favorite place sa Ora. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Pagkatapos namin mag-ramen, yan naman. Para daw mapupo kami. Naisip ko ba? Naisip ko, B1? Oo naman, B2. Tara, puntahan na natin. Okay guys, successful. Naka... Hindi, pre. Looking time mo. Nanapupura. Anong oras na ba? 1:30. Ano? 1:35 pa. Sino mga 1:40? So, nakaipo ko ng mga around 1:40.